magandang hapon sa inyo lahat. So, vlog tayo today. Pero bago tayo mag-start, update lang tayo sa subscriber natin. Nasa 800 na tayo. So, and counting. Maraming salamat po sa mga ano, sa mga patuloy na nagsusupport sa atin. Kahit na konti pa lang yung video natin, eh, nasa 800 na tayo mayigit. So, thank you rin sa mga ano, sa mga nanonood. At patuloy na nagme-message, mga nagtatanong, tsaka yung mga may concern. Tuloy nyo lang po yan kasi welcome naman akong sumagot sa mga tanong nyo. So, pasensya na dun sa iba na hindi ko nasagot. I think konti lang naman sila. Pero, ano, sinisikap natin yung reply ng lahat. So, yun po. Medyo busy kasi kapag ano eh. Kaya hindi ako nakapag-reply sa lahat. So, maraming salamat po. Tsaka, thank you. Shoutout kay Sir Denver ng Mats Meyer Integrated Farm sa pagka-sponsor sa atin nung ano nung isang box ng tag dito ng Lactobio. So sa mga gusto pong mag-avail ng Lactobio, papalapit na yung summer, mainit na. So yung Lactobio po maganda po 'yan pang ano, pang treat sa mga may stroke, symptoms ng stroke, tsaka yung mga nai-stroke na rabbit. So subok na po, tested na po na nakakapagpagaling siya. So, tsaka yung mga tag dito, yung mga nanghihina, yung mga matatamlay, napapalakas niya. So, yun po. So, try nyo yung Lactobio. PM lang po kayo sa amin. Kung nasa malayo po kayo, ihanap namin kayo ng malapit na pwede nyo kuhaan, no? Pero sa mga taga Quezon City, Metro Manila, dito po sa akin meron po 315 lang po per bottle na 1,000 ml po. So, yun lang ang ano natin. So, thank you, sir, sa sponsor ng Lactobio. Tinutulungan tayo ni sir para may konting income din dagdag. So, thank you. So, bago tayo mag-start sa topic natin, yung topic pala natin is yung tungkol sa line breeding. So, siguro alam naman na ng lahat na nanonood na matay yung buck natin, si Abra. Tapos, bumili tayo ng panibagong buck, yung PS200. Pero, bata, pwede pa natin magamit. Pero anak ni Abra na una, si Junior, okay na. Nag-aasawa na, may bayag na siya, labas na. So, gagamitin natin siya for line breeding sa kanyang nanay. Tsaka paliwanag natin kung bakit ginagawa yung line breeding. Kung ano yung ano, magandang dulot ng line breeding sa ano, sa rabbit, no? So, marami yan factor na magandang ano, advantage ng line breeding. Kaya tayo mag-line breeding. So, update muna tayo sa rabbitan natin, yung mga for sale, at saka yung mga bagong panganak. So, yun po. Switch lang natin yung RAM. Stay tuned. Ito yung mga ano natin, guys. Mga piece 100. No? Ito, doe. Tapos ito, back. For sale itong back na to. No? Kung gusto nyong bumili, meron tayong mga back. Ayan, mga back. Malalaki mga back natin. Mga piece 100 na back. PM nyo lang ako sa price ng mga available natin na back. Puntaan natin yung ano doon, yung kabilang mga kulungan ng PS100. So ito po yung mga PS100 natin ng mga back. Ihalong doon sila, pero mga doon kasi kinikip ko eh for next breeding namin, breeding material, no? Mga back lang available talaga ngayon. So marami-rami yung back natin available, 10 or 11 yata. 10 na lang dahil nabili na isa. Nabili na, swap ko pala isa sa Californian White. Tsaka isang doko na iswap ko sa Pure Cali. So, ayan sila. Sa mga gusto lang mag-PM sa akin, mga mag-avail, kayang-kaya nyo na yung presyo niyan, PM lang kayo sa akin. Ayan lang po yung mga available natin. Puro back po yan, 10 pieces. Na back. Tapos ito yung sinasabi natin na PS200 natin na back. Hindi pa siya magagamit eh. Wala pa siyang bayag. No, hindi pa labas yung balls niya. Kaya hindi pa natin magamit. 3 months old pa lang to eh. Yan yun naman yung size, guys. 3 months old ah. 3 months lang yan. Oh, ito yun daw. Si Adan yan, si Adan. Si Adan, tsaka ito, si Ib. Yan yun daw natin, si Ib. Si Gaib. Model kita, model. Yan, si Ib. Laki na rin ni Ibo. Tsaka active itong babae na to eh. Ayan. Parehas puti ginawa natin para sa meat. No? Ang labas na silang mga puti. So mga hindi nakakaalam, ang PS200 po is cross ng PS119 cross ng PS49. Yung PS49 po is si product ng
PS Hyla Optima, no? So yan po sila. PS 200. Yung PS 100 po is PS 119 cross ng PS 50. No? Yan po. So ito po yung mga naka-reserve na sa akin ngayon. Pakita ko lang. Salamat sa mga nag-reserve ng mga Lionhead natin na pet quality. No? Yan po sila. Sold na po lahat yan. Sa lang itinabi ko yung blue. Gagamitin ko sa next breeding. No? Kasi ito yung mga... Ito po yung upgraded PS 100 natin. Available din yan. Tatlong piraso. So, sa halagang 1,500. 2-doe-1-back na yan. So, PM lang kayo sa akin. Sa update tayo sa bagong panganak, mga pet type. Yan. 8 piraso. Patay lang yung isa. So, bali 7. Tapos, itong nanganak dito sa kabila. 6 ang nilabas. Patay rin yung isa. Kinuha ko yung isa doon. Lipat ko dito para tig-anim. Yan sila. Tapos, ito naman, puro blue. Yan. Yung piraso, puro blue. Kalbong-kalbo. Lakas mag-ano na ito eh. Alas ng balahibo. Yan lang po yung mga available natin. So, back na tayo sa topic natin. So, yan guys. Continue natin yung vlog natin about sa topic natin na line breeding, no? So, ang line breeding, guys, ano to eh. Ito yung form of ano inbreeding. Parehas pero different in same way yun, magkaiba. Nag-iiba sila sa ibang parte. Ang inbreeding kasi, ang inbreeding is yung magkapatid na talagang galing sa isang magulang, nanay, tatay, tapos pinag-cross mo, ayun yung inbreeding, no. So sa inbreeding, maraming lumalabas na abnormalities tsaka physical defects kapag hindi maganda yung selection mo ng breeding. Kasi sa inbreeding kailangan ano yan eh, kumbaga sa 100% na pagbibreed niyan, paggawa niyan is kailangan selected na selected yung pinipili diyan, no. Hindi pwedeng pumili ka lang ng gusto ng ano ng basta-basta tapos pinagbreed mo. Hindi ganoon, masama yun. Kapag ganoon ang style ng inbreeding mo, magkakaroon ng maraming defects sa mga anak, no. Sa line breeding naman magkaiba. Ang line breeding naman, ang ginagawa naman sa line breeding yung magulang tapos yung anak pinagbibreed mo, no. Sa ang pinagkaiba nila, yung mga anak sa line breeding, yung mga anak yun ang pinagko-cross, pero sa line breeding yung mga anak tsaka yung magulang ang pinagko-cross. Ayun lang yung ano, yung isang maganda explanation din yan. Para hindi, o kaya yung apo binabalik sa magulang, so on so forth, ganun. Wag lang yung magkapatid sa magkapatid kasi yun yung inbreeding, no. So bakit ba tayo nag-inbreed? Kasi ang inbreeding, guys, ay ang line breeding, ba tayo nagla-line breeding? Ang line breeding kasi, guys, ang main purpose ng line breeding talaga is para ma-lock in mo yung mga traits na gusto mo dun sa ano, sa isang breed, no, sa magulang. Kunyari yung magulang na ginamit mo is fast grower siya, o kaya ano, maganda yung hubog ng katawan niya, no, sa mga Californian, ganun. Kita mo, perfect na perfect yung ano niya, pasok na pasok siya sa standard ng Arba, no. So yung mga anak noon na ipinoproduce noon, pwede kang kumuha ng lalaki doon tapos ibabalik mo sa nanay, o kaya yung anak na babae ibabalik mo sa tatay para makuha niya, ma-lock in mo yung traits na gusto mo doon sa may breed na sinelect mo, no. So ginagawa yan para ma-maintain mo yung excellent ng ano, excellency ng breed na napili mo, no, ng gusto mong paramihin, no. Parang kumbaga iniipon mo sa isang pitaka yung mga gusto ng ano na gusto mo sa may traits ng ano, iniipon mo siya sa isang pitaka, no, sa elegansya. Kumbaga ganun yan eh, simple explanation yan eh. Parang yung gusto mo dito sa isang ano na to, ipinapasok mo, ibinabalik mo uli dito sa pitaka mo. Iniipon mo yung magagandang traits niya. Sa line breeding, base sa ano natin, sa research natin, mababa yung chances na magkaroon ng abnormality. Kasi kapag ka nag-line breed ka, kailangan selective breed din yung pinipili mo, yung siblings, no, sinisilik mo rin ng maayos. So sa ganung paraan, makukuha mo lang yung mga positive traits niya at malilesin mo yung negative traits, no,
sa ganon. So dapat pag magbi-breed ka ng line breeding, pag magla-line breeding ka, kailangan pipiliin mo rin yung pinaka the best, no? Ganun naman lagi eh, no? Sa mga ano natin, sa mga binibreed natin, laging ganun yung ginagawa natin. Pinipili natin yung pinakamabilis na maki, yung pinakamagandang ano, quality, tapos ayun yung ibabalik na sa magulang. So sa atin, sa ginawa natin ngayon, sa ano natin, sa vlog na to, namatay kasi yung back natin, si Abra, no? So hindi natin magagamit yung ano, wala na tayong magamit na back. So yung anak naman ni Abra na sa unang batch niya, si Junior, is okay na. Marunong na siyang kumasta, no? Nasa 5 months old na siya. So magagamit ko na siya. So imbis na maghintay ako sa PS200 ko na 3 months old pa lang, hindi pa magagamit, ibabalik ko na muna yung nanay niya na si ano, si Nana, dun sa may anak niya, no, na si Junior, para ma-maintain ano naman eh, based naman sa ginawa ko, nag-aralan ko naman si Junior, maganda yung ano niya, yung traits niya. Halos parehas na parehas siya nung nanay niya na nasa 4 kilo, pataas na sila, no? Si Junior nasa 4 kilo na siya eh. So, ayun ang ano natin, ayun ang technique, no? Para mas lumaki, mas papaganda natin yung breed natin, ilalock in natin sa isang anak, sa susunod na anak, yung mga traits na gusto natin doon sa magulang, no? So, yung magiging anak ni Junior niyan, tsaka ni Nana, nung nanay niya, is nandun na lahat, dun mapupunta yung mga traits na gusto ko dun sa kanila. Mas mapapaganda pa yung susunod, dahil nandun mapupunta yung ano, yung mga traits na gusto ko dun sa ano, sa isang breed, no, sa breed nila, na mabilis lumaki, tapos yung growth rate nila talaga every week pumapalo sila ng 300 hanggang 500 grams, no? So yun yung gusto kong uuwa nila. Sa ano, kadalasan sa iba naman ang ginagawa naman nila sa mga nagte-testing naman ng beagle breed, no? Ganun din 'yan eh, parang crossbreeding din 'yan eh. Kunyari, galing sa New Zealand tapos kukuros sa PS100, kasi New Zealand maganda yung mothering ability, no? Tapos yung PS100 naman maganda, malaki siya. So pinagkukuros nila, tapos namamana kasi yan eh, napapasa sa anak yung anong mga traits na yan, yung mga growth traits. So ganun din sa line breeding, yung mga traits na gusto mo sa isang hayop, papapasa yan dun sa ano, sa anak, kapag ni line breed mo siya. So ganun lang. So papakita natin yung video na ano, na patunay na nag line breeding tayo. Sa mga subscriber ko, yung mga subscriber natin na mga bago, yung mga hindi familiar pa dun sa may ano, mga pangalan ng alaga natin. Si Junior po, anak po yan ni Abra tsaka ni Nana. Tapos si Nana po, nanay niya, si Junior ibabalik ko dun sa nanay niya para ano, mag line breed tayo. So habang nire-ready ko yung back on na PS200, manganganak siya sa March, no? March and April, pwede na iwalay. April, May, pwede ko nang magamit yung ano ko. So hindi hinto yung breeding ko, no. Di ano, yun din yung isang purpose, no, ng line breeding. Habang naghihintay ka ng back, meron ka namang back na iba. Gamitin mo muna para habang tumatakbo yung panahon, hinihintay mo yung mag-edad yung back na to, is nagagamit mo na yung magulang. Kikita ka na hindi magi-stagnant yung ano mo, yung rolling ng ano mo, ng breeding mo, no. So yun lang guys. So doktor natin dito yung ano natin, yung dito yung video na patunay na nag-line breed tayo. So maraming salamat sa mga nanood. Stay tuned lang guys. Switch natin yung cam. Lagay natin si Nana dito. Yan. Anak niyan. Si ano. Si pangalan na ito. Si Junior. Yan. Babalik natin sa anak niya. Para ma-maintain yung traits. No? Yan po yung technique. Para mas lumaki yung ano natin, yung alaga natin. So purpose ng ano, line breeding is maibalik yung, ma-maintain nila yung traits nila na malaki, no? Ma-secure, kumbaga ma-lock in natin yung ano niya, physical traits. So ayan, balik natin sa anak niya, Junior. Ayan nyo, saan pa na? Dito sa kabila. Dito.
Mukha magaling si Junior, di ba marunong. Yan, yun, isa. So, ganun lang, isa na yun. So, okay na siya. Naka-isa na. So, ganun lang guys. Ayun lang yung ano natin, kung bakit tayo nag-line breeding. Para malaki natin yung magandang traits nila, yung malalaki, fast grower sila. Tapos yung mga traits nila, basta lahat ng good traits nila, may lalaki natin kapag ginagawa natin itong line breeding. Line breeding natin. So, ganyan ang purpose. So, ayan. So, yan, ganyan lang yung topic natin guys. Hindi na natin tatapusin yung pag-stud service natin sa kanya. So, maraming salamat sa mga nanood guys. And hanggang sa susunod na video, salamat sa mga nag-support. God bless po sa inyo lahat. Yun, shoutout muna natin yung mga tropa natin dyan sa Isabela, sila Sir LM Backyard Rabbit Tree, at saka si Ulysses, ating tropa, bagong subscriber na. Matagal na rin si Sir Ulysses Decena. So, Sir, shoutout po sa inyo. Salamat po sa pag-avail ng one pair ng pet type natin going to Isabela na yan. And then si Sir ng DB Rabbit Tree, distributor po sa Isabela ng Nutriban. And then syempre yung mga tropa natin dito, si Ma'am Ethel sa Valenzuela, distributor ng Nutriban. And then si Sir Denver na magiging distributor na rin daw po ng Nutriban Denver ng Mats Meyer Integrated Farm. And then ang supplier natin at distributor din natin ng Lactobio sa mga gusto po mag-try ng Lactobio. PM lang po kayo, malapit na po mag-summer, so uso na stroke. So, ayan po, isa sa pinakamagandang gamitin para po maging safe yung alaga natin sa stroke. So, God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po. And then, shoutout din sa tito ko, si Kuya Rex Antenor, sa pagsama sa akin last January ng pag-pick up namin sa IRC, Rabbit Improvement Company ng pair ng PS200. Shoutout sa iyo, Kuya Rex. And then sa mga gusto po mag-avail, PM lang po kayo sa akin. Marami po tayong mga PS100 and then upgraded, and then meron tayong mga G1. So God bless po sa inyo lahat. Abangan ko po kayo. Pet type natin is ubos na po sa susunod na batch na lang po sa March. So maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat.